Continuation lang po ito, Idol, sa na-ere po kanina sa Idol in Action kung saan makakausap niyo po si Jane Nieto Policarpio, ito po yung nanay, and si Jasmine. Nireklamo nila, Idol, yung kinakasama ng kanyang tattoo artist sa ginagawang paninira sa kanya sa social media at sa pagpapakalat po na siya po ay quote-unquote. Magandang hapon po sa inyong dalawa, Miss Jasmine at Mami Jane. Magandang hapon din po, sir. Okay, yan, maganda ng signal. Pasensya na po, kanina paputol-putol po tayo, marami po interruption. Umpisahan ko ulit doon sa sinabi kasi nitong si Erica, yung inyong nareklamo, na ito raw si Jasmine ay pumunta-punta po sa apartment na kung saan meron pong ibang mga tao doon, mga kalalakihan na nagiinuman, plus doon siya natutulog at doon niya na-meet itong si boyfriend ni Jasmine na si Christian at doon may nangyari sa kanila. And then the last but not the least, nagtatrabaho daw sa casino itong si Jasmine. Pakipaliwanag lang po muna, Mami. Totoo ba yun? Mali. Yung pong pagpunta, sir, kanina, ganito na naman. May interruption. Kanina, pero pag doon sa complain sa inireklamo, wala tayong problema. Hindi nga. Yes, doon sa kinocomplain, magandang audio. Si ma'am po, si nanay at saka yung anak niya, lumipat na po ng bahay. Ito po nakakapagtaka, kapag kinakausap po ng mga staff, napakaganda yung signal. Pag yung igugo na, pangit. Yung signal. Hello, ma'am. Hello po, sir. Ayan. Sige po, pwede na kayo magsalita, ma'am. Yung po tungkol sa apartment, ma'am, yung friend niya, doon po sa talaga pumupunta, may instant po, nasasabi po siya sa akin, ma'am, ng totoo. Okay. Doon po pumupunta si Jasmine, doon sa apartment na yon. Minsan po, sir. Tapos po, nag-chat-chat siya, mama, hindi po ako makaka-uwi kasi ganito, ano na, alanganing oras na. Okay, sige. Kausapin ko si Jasmine, ha? Jasmine, bakit ka tumatawag kanina nung sinasabi ni mami mo na doon ka tumutuloy doon sa apartment na yon? Minsan po, pag pupunta po ako doon, hindi po talaga ako nakaka-uwi. Minsan po, wala na po lahat. Hindi ka nakaka-uwi. Gaano ba kalayo yung apartment na yon at sa kabahay ninyo? Hindi po, sa kaibigan ko po yun. Ah, okay. So doon ka tumutuloy at doon ka natutulog kung minsan. Hindi ka na nakakauwi ng bahay. Minsan po, pag ano, nandun din po siya sa ano, apartment po lang. Okay. Sino kasama mo doon sa apartment? Nang dalawa po mag-asawa at saka yung anak. Mag-asawa is meaning si Christian saka si Erica? Hindi po. Si ano po, yung kaibigan ko po, si Lynn tsaka si ano, yung asawa niya po. Ah, okay. Bakit doon ka tumutuloy at hindi ka umuwi ng bahay? Eh, minor edad ka pa lang. Minsan lang po pag ano, pag alangan yung oras na po na di po ako nakauwi ng minsan kasi wala po nag-asad sa akin minsan. Okay, nagpapaalam ka ba sa mami mo na, mami, dito muna ako sa kaibigan ko dahil alangan yung oras, dito muna ako mag-sleep over. May ganun ba ang paalam? Opo, nagpapaalam po ako. Pinapayagan ka naman na mami mo. Opo. Alam naman po niya na ako eh. Merong kasing sinasabi itong si Erica. Ang sinasabi ni Erica, doon daw kayo nakikita nitong si Christian na boyfriend niya. Hindi po. Pag nandun po ako, nagugulat na lang po kami minsan. Nandun na po siyang pupunta doon eh. Papansin po talaga yung lalaki na yun. Papansin? Opo. Tapos ano po, lagi po yung tumatawag sa akin, gumagamit po siya ng ibang account. Ah, kinukulit ka. Okay. And then, dumating sa point na nagselos itong si Erica, kaya pinopost na niya kung ano-ano sa social media ng mga negatibo laban sa'yo. Opo. Ulit po yan nagpo-post, di ko nga po pinapansin yan eh. Tuwing mag-aaway po sila, ako po lagi yung sinisisi niya, post po siya ng post. Kahit hindi naman po ako kasali sa away nila. Okay, pero magkakilala kayo ni Erica at Christian. Kilala mo si Christian? Kaya ko lang po yung nakilala dahil po kay Christian. Si Christian naman po nakilala ko lang po yung dahil sa mga kaibigan ko, yung tinutulugan ko po. Okay. Kayo ba ni Christian ay nagde-date noon? Nung ano po, break po sila, nagkakasama po kami. Nung mag-break sila, nag-live-in kayo ni Christian? Hindi po. Ano lang? Wala lang po. Pag ano, nagkikita lang po kami minsan. Okay. At alam mo na minor ka pa, dapat wala pa munang boyfriend. Nakikita-kita kayo. Ngayon, nung nagkabalikan na sila, humiwalay ka na. Opo. Tsaka ako po mismo yung nagsabi kay Christian na balikan niya yung pamilya niya. Ah, Christian. Ano po? Ilang taon ka na, Christian? 21 po. Okay. Alam mo ba na 17 years old itong si Jasmine? Opo. Oh, eh bakit mo ginelfriend?
Bawal yun. Sir, unang-unang po sa lahat, hindi lang naman po kayo may gusto nun eh. Ginusto niya rin naman po yung mga nangyari. Mali ka pa rin. Kahit na gusto niya, pero hindi pwede. Ikaw dapat nakatras. Dahil wala siya sa tamang edad pa na para syutain. Sabi po niya 18 na siya. Sir, tsaka unang kita ho namin niya ni Jasmine, unang inuman pa lang ho namin, may something ho, may nangyari ho. Ano yung sabi may something? Nung unang kita pa lang po namin yan, unang meet po namin yan, nagkaroon po ng inuman, tapos medyo nagkalasing na, ganun. May nangyari po. Sa inyo? Opo. Mapagsamantala ka. Palibasay lasing yung babae. Hindi naman po sa ganun, sir. Hindi, dapat ginagalang mo yung babae. Despite na kahit pasabihin natin lasinggera siya, pag siya ay bangag na at mahina na, huwag mong pagsamantalahan. Ano yan, naman yan, yan yung mahirap sa inyo mga ano eh, lasinggo eh, mga loko-loko din eh. Pag nakita niyo, o sabihin natin yung babae mahilig sa inuman, mahilig tumambay, o malandina, sabihin na natin. Pero hindi po gawing rason yon na ganun nga siya sa tingin ninyo kapag lasing, pagsasamantalahan nyo pa. Galangin nyo. Opo, opo. Now, kung siya na mismo ang talagang naghabol-habol sa inyo, tumatakbo ka na, ibang usapan yon. Pero yun, wala siyang kalaban-laban. Gawan mo siya ng kung ano nung gusto nyong gawing kamunduhan, foul yon. Baka ma-charge ka pa ng rape. At dahil minordidad to, dobleng kaso mo pa. Huwag mo pinagsasamantalahan ang mga tropa mo ng mga babae dahil sila'y mahina na at lasing. Alam mo na 17 years old, eh bakit mo sinota? Sir, wala naman po kasing namagitan talaga sa amin. Kumbaga, landian lang po. Landian lang? Bakit? Ano ibig sabihin ng landian lang? One night stand. Kumbaga, ano po, parang nagkakausap lang kami na parang kami ba? Pero walang label, lo. Saan kayo nakita ba nito? Unang nakita? Pupunta po siya dito sa may barangay namin, sir. Tapos? Dito po, minsan dahil po siya, natutulog po siya sa bahay. Gano'ng kadalas? Hindi pa po nakaalipat ng apartment po. Gano'ng kadalas? Pero sir, doon po siya natutulog sa bahay. Bahay mo o bahay ng kaibigan niya? Bahay po namin. Ninyo? Opo. Ninyo ni Erica? Bahay po, hindi. Sa may kabilang barangay po. Hindi, kaninong bahay sabi mo, doon siya natutulog sa bahay namin. Kaninong bahay yon? Bahay po ng mama ko. Doon siya natutulog? Opo. At doon kayo nagsasama, nagsisiping? Parang gano'n na rin po, opo. Ano to? Gano'ng kadalas? Eh, tuwing nagkikita po kami, pagagaling po siya sa trabaho ko, no? Eh, matagal-tagal din po siyang bago bumalik, eh. Hindi na siya umuwi ng bahay, o natutulog siya doon sa bahay niyo, o uwian din? Pupunta doon and then babalik? Hindi po. Ibig ko sa pag pumunta po siya ng Pasay daw, ho. Minsan sa isang buwan, ho, nakaka-uwi siya mga tatlong araw dito sa Bulacan po. Pero habang nasa Pasay po siya, nagbibideo ko lo kami, may communication din po kami. Okay, hindi nga, ito ang sinasabi ko, Christian, ano, yung bata pumupunta sa bahay ninyo. Opo. At alam mo na minor yan. Opo. Baka pati nanay mo madadamay dito pag nagkasuhan dahil pinapayagan ng nanay mo na yung minor na tumira dyan sa bahay na hindi alam ng kanyang mga magulang. At pagkatapos, may nangyari sa inyong dalawa. May kaso yan kung tutusin. Alam mo ba yan? Opo, opo. Ngayon, madadagdagan pa yung problema sapagkat itong girlfriend mo na si Miss Erica nagpo-post ng kung ano-ano mga negatibo laban sa bata na isang minor at inamin naman niya dahil gusto niya makaganti. Now, another case na naman yon. Opo. Oh. Kaya pumunta sila rito dahil gusto nilang justisya. Sabihin na natin may problema si bata. You have to adjust. Dahil minor ito. Pero kung ito ay nasa tamang edad na, then pwede nang sabihin natin labo-labo. Alam mo na anong sabihin ng labo-labo. Opa, pero hanggat itong minor, do not touch. Dapat ang maging policy dito. Sabi po niya 18 na siya. Sabi niya po sa akin, 18 na daw po siya. Nag-a-apply pa lang po sila sa Pasay. May pinagkuhaan po sila ng ID. Tapos yung birthday niya po doon, kung bibilangin po, 18 po. Okay. So, nagpresenta siya sa inyo ng ID na siya 18 years old. Opo. Sabi niya rin po sa akin, nasa akin po yung chat niya na sinabi po niyang 18 na raw po siya. So ibig sabihin nagsinungaling siya? Opo, kaya po, okay lang po sa akin kasi sabi po niya 18 na siya. Attorney Garrett? Yes, sir. Meron isang minor 17 years old. Nakarelasyon niya ang isang 21 years old. Nagkakagulo ngayon kasi itong girlfriend ng 21 years old nagsiselos at nagpo-post ko ano ng mga negative ng mga bagay laban dito kay 17 years old. Sinasabi ko dito kay 21 years old na lalaki, ba't ka nakipagrelasyon dito sa minor? Sabi niya, ito raw kasi si 17 years old, nagpeke ng mga ID para palabasin na siya ay 18 at nagsasabi na siya ay 18. Kaya pinato siya nitong si lalaki. May kaso ba ito kung sakali magkakasuhan sa korte? Meron bang habol itong si minor? Yes, sir. As against po dun sa lalaki na pinatulan po yung minor natin, wala po.
Wala. What is abundant? Wala po against dun sa lalaki, Sir Rafia. But it is abundantly clear, base po dun sa sinabi ng respondent natin na si Erica kanina, no, all the way nung sa Idol in Action, na yung post niya was malicious. Why? Dahil ang only intent niya po is mapahiya yung bata. Kailangan po natin tandaan na sa case na to, no, hindi naman po kasal si Erica pati yung lalaki po dito sa case na to. Okay. Boyfriend, girlfriend lang po sila. Okay. So wala pong justifiable reason, wala pong crime na nakomit itong bata and yung lalaki. So ngayon, bakit kinailangan mag-post ni Erica ng mga ganong bagay? For her, sir, meron habol yung minor natin for child abuse and cyber libel. So child abuse and cyber libel para doon kay Erica? Yes, sir. Ganun nga. Okay, kahit na ang pagkakaalam ni Erica na siya ay 18 years old na. Yes, sir. It would not matter po. Dahil po dun sa statement niya sa Facebook, nakita naman natin na age does not matter. Sinira niya po yung reputation ng bata, plus pinahiya niya pa po. Kahit po alam niya na 21 in her mind, the fact is po, Sir Rafi, na by her birth certificate, minor po yan. Kasi po dun sa lalaki, i-differentiate ko lang po ngayon, for the case of seduction po kasi, kailangan may panloloko. Niloko ng mas matanda yung bata para sila'y magkatalik. Uh-huh. Dito po kasi, nanggaling yung panloloko sa minor mismo. So okay, wala po yun. There's no seduction. Kasi yung minor there nagsabi, oy, 18 na ako. So, nabaliktad si minor dahil siya pang lumilitaw na nanloko, nagsidus dito sa yes, sir, nasa tamang edad na lalaki. Tama po. Kaya po, makakawala yung lalaki sa kaso na to. However, dun po sa babae, hindi po kailangan ng deceit for cyber libel. Hindi po kailangan ng pangloloko for cyber libel. Ang kailangan lang po is malice and publication. Okay. Both of which, inamin niya po na ginawa niya. Thank you, Tony Garrett. Sir Christian, absuelto ka. Wala kang kaso. Apa. Wala kang kaso. Pero si Miss Erica, ma'am, kapag pinilit na magkaso itong si Jasmine, cyber libel at child abuse ang kaharapin mong case. Miss Erica, narin niyo po. Ang isa po kasi dito, yung nagpatato po siya pero tinatanggi po niya na hindi raw po doon nagtato. Tapos tinatanggi po niya na walang nangyari sa kanila, napakasinungaling ng batang yan. Ano bang mga Sabihin mo, hindi ko nagtato. Sabihin mo ikaw. Sabihin mo lahat, napakasinungaling ng babaeng yan eh. Totoo. Kung hindi ka pupuka, hindi ka op. Maninira ka ng pamilya. Okay, ma'am, lalong nadadagdagan yung kasalanan mo rito. Lalo ayaw ka matitig. Ayaw ko kasi hindi ko umaamin ka na sinasabi mo yung totoo. Walang gulo. Sabihin mo lahat ng totoo, hindi yung ganyan ka. Ako na, agrabyado ka pa magaganyan. Kapanin mo ka mo. Jasmine? Ano po? Erica, let me warn you, Erica, na the more you speak, the more madidiin ka rito. Yung mga binibitiwan mong salita, pwedeng another count of ano yan, cyber libel. Lalo mo dinidin sarili mo, ma'am, mas mabuti, medyo kumalambang po kayo. Paaminin niyo po kasi siya, sir. Jasmine, para maging fair naman dito, ano ba yung sinasabi ni Erica na paaminin daw kita? Ano bang dapat aminin dito? Meron ba? Wala. Siya po yung nagtatoo sa akin eh. Eh, sabi ko po mismo yung nagsabi na ano, huwag ko sabihin na siya yung nagtatoo sa akin. Tapos ngayon ako yung sinasabi niya kay Erica na ano, siya yung nagtatoo. Siya ngayon yung umaamin. Teka muna. Ano ngayon kung si Herodes o si Poncio Pilato nagtatoo dito kay Jasmine? Ano meron sa tatoo? Ang issue po dyan, ayaw ko nga po silang magkita ulit kasi tsak may mangyayari po sa kanila ulit. Pero tingnan yung ginawa po nila, hindi pa rin po sila nadadala. Ma'am, regardless kung ang nagtato si regardless kung si Christian na nagtato o ibang lalaki, the fact remains na kayo po ay mga nag-post ng negatibong mga bagay laban sa isang minor na si Jasmine at kayo po ay masa-cyber libel. Yun po yung sinasabi kanina na Tierney Garrett, madam, kung naintindihan niyo po. Kaya hindi umamin po siya, kaya niya po pinapahiya siya. Hindi mag-sorry siya, hindi tapos na. Kaya niya pinapahiya siya. Problema kasi sa'yo, tinatanggi mo. Jasmine, sandali ma'am, mapasalitan naman natin itong si Jasmine. Jasmine, meron kayong gustong sabihin? Yung ano, sinasabi niya pong 18 ako, nakapag-post na po sila ng bato ko sabihin sa kanilang 18 ako, nag-ace na po kami nun. Saka binibiro ko lang siyang 18 ako, alam naman nilang 17 ako ah. Pati po yung diploma, alam niya pong 17 lang ako. Eh bakit nga yung sa ID mo noon, 18 years old ka kung bibilangin? Eh kung 17 years old ka, bakit ka pinapapasok ng mama mo sa malayo? Palo ka ba, di naman ako nagtatrabaho sa touristing movie? Paano? Mag-aapin lang ako kasi nga gusto kong matulungan sila. Hindi kagaya mo, nag-aadap ka kasi. Bakit meron? Alam mo, kung gusto mo magtrabaho ng ganyan, dapat merong parents consent. 17 years old ka, minor ka.
Tapos pababayaan ka nila magtrabaho niyan? Bakit alam ba nila sa ID mo na 18 years old ka doon? O bakit? Binagawa lang yung bakit nakatulog sa kanila. Bakit nakapasok na ako? Hindi dahilan na. Yan. Hindi ako nakapasok. Hindi pakita ko sa iyo ID ko. Hindi dahilan yun kasi ikaw, alam mo sa sarili mo nung nag-aaral ka pero pinilit mong pumunta dyan sa Pasay para magtrabaho ka. Pinag-aaral ka nila, may pera sila, di ba kwento mo? Sir, it is not, it is not up to you whether siya ay magtatrabaho o hindi. Dapat nasa magulang yun. Sandali lang, sir. Ma'am, yung anak niyo po ay minor, 17 years old. Totoo ba na pinayagan mo siya magtrabaho? Hindi po, sir. Sir, ngayon lang po siya nag-expense sa akin. Alam niyo ba na siya ay nagtatrabaho? Sir, nag-explain po siya sa akin na gusto daw po niya makatulong kasi po nakita po niya yung kalagayan ko, hindi na po nakakainom. Okay, sige. So gusto niya makatulong. Ano naman po yung sinabi niya sa inyo na trabaho niya, madam? Mag-a-apply pa lang daw po siya, sir. Kaya po nag-aasikaso siya ng mga papel. Ay naamin po niya na dinaya po niya na 18 siya kasi po di po siya tatanggapin. At ano na pong trabaho ang apply niya? Sinabi niya ho ba sa inyo? Hindi po, wala pa po siyang sinasabi. Kahit daw po katulong o tindera, tatanggapin daw po niya. Okay, at pumayag naman po kayo para makatulong lang. Kasi sir, nakikita niyo po yung kalagayan namin, sir. Opo, opo. So sabi niya kahit na anong trabaho papasukin niya, basta't makatulong sa inyo. So pumayag ka doon. Christian, para palisin ko yung pagiging ignorante mo. Okay, kasi ignorante ka. Ang isang minor, pinapayagan ng ating batas na magtrabaho with the condition na may consent sa nanay at kukuha lang yan ng permit sa dole through the mother. So wala ka lang pakialam kahit na 15 anyo siya, gusto niya magtrabaho para makatulong sa kanyang magulang, so be it. Labas ka na doon. Hindi mo na pakikialaman yon. Mabuti nga ito, nag-iisip na makatulong sa mga magulang kaysa ikaw, wala kang alam kung hindi manamantala ng mga lasing na babae at galawin mo. Di ba? Okay. So ako walang trabaho, nag-a-addict pa. Sorry Miss Erica, patawa-tawa ka pero malapit ka na makulong dito kung talagang didinin ka nitong si Jasmine, sa totoo lang. Hindi nga, promise. Ayaw po kasi ito, amin. Binabaliktad niya po ako eh. Mami Jen, ano gusto mong mangyari dito? Ay, kulong po sir kasi sobra. Sir, ang dami na po nag-comment sir. Kinabasas po yung anak ko eh. Marami pong nag-share ng picture sir. Napako po yung anak ko. Sir, isang ina sir, napakasakit na i-post yung anak ko sa social media. Sana po sir, kinausap kami eh. Sa barangay na lang kami nag-ayos. Huwag na lang po niyang pinost. Naintindihan ko po yun. Nay, pag gusto niyo po magsampa ng kaso, kami po ang magbibigay ng abogado sa inyo. So, supportan ko po kayo. Ako po ang gagastos sa legal battle ninyo. Ano po? Kung mag-decide po kayo na magkaso. Salamat po, sir. Natotoo lang po, sir. Ilang araw na ako hindi nakakatulog. Kahit noong po unang nag-post yan, akala ko nagkabati na po sila. Pinatawad po namin. Yung po pala, post pa rin po ng po. Pagkausap okay. Na po. Lawa na yan sir eh. Akala ko okay naman po sila ni Erica. Yung pala nagpo-post pa rin po. Jasmine, huwag ka nang makipag-usap dito kay Christian. Bad news to. Hindi kayo bagay nito. Talaga, matagal ko na po hindi kinakausap. Naka-block po yun sa akin. Siya lang po talaga yung gumagawa paraan para makausap ako. Good. Okay. So kinukulit ka ng kinukulit. Ganito ang gagawin natin, Jasmine. Kapag nangulit pa ulit dito, i-screenshot mo lahat ng mga mensahe niya sa iyo, lahat ng pangungulit itong si lalaki para pati siya. Kasi ngayon, alam na niya na minor ka and then mangungulit pa rin siya, then meron siyang kaso itong seduction of minor. Pag nangulit siya ng ulit at inaaras ka pa. Erica! Kawawa po yung nanay niya, walang kaalam-alam. Sinabi ko po sa kanila, mag-usap kami sa barangay. Pero ayaw po nila. Diyan po sila dumedyo sa iyo. Ma'am Erica! Ayaw po kasi Mami Jasmine. Ma'am Erica! Sino nagtatu sa'yo? Naku po. Pati ka nalang umamin, Jasmine! Kundi ka naman kasi bumuka eh. Nako, tawag mo ulit si Atty. Garrett. Kawawa ng nanay mo. Ba't di ka umamin sa nanay mo? Ako na kasi nira mong pamilya ko, ginulo mo, tapos ikaw pa magkaganyan? Wow! Tsaka kasi may usapan ako kami ni nung mama niya eh. Todo pasensya pa nga po ako dun eh. Dahil nga po sa post sa ganyan. So, nagkausap na po kami dyan about sa post. Sabi ko, pasensya ka na kung nagpo-post ako sa'yo. Kasi kako, mali na makaka talaga yung gawa mo. Gusto ko lang makaganti. Gusto ko mapahiya ka. Kasi yun lang alam ko para ako makaganti. Nasabi po niya, oo, naiintindihan ko yon. Alam ko kasi mali din ako. Attorney Garrett. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Itong si Miss Erica, paulit-ulit niyang inaamin na gusto lang niyang gumanti, saktan talaga itong si Jasmine.
And then, yes, sir. Narinig mo naman, on air, paulit-ulit siya nagsasalita ng mga hindi magaganda against Jasmine. So, bawat salita, may count yun, ano? May patong na kaso? Meron actually, sir. Sa ngayon, nakikita ko meron na tayong two counts, no? Actually, if I might explain ko ano nagagawin natin dito, kasi kukunin ko ng screenshot, sir Rafi, yung malicious na Facebook post, and then gagawa ang complaint affidavit around that na isasubmit natin sa NBI Cybercrime. For the second count po, sir Rafi, isi-send po natin yung episode na to dahil marami pong binanggit na napaka-samang salita nitong Miss Erica dun sa complainant nating minor. So sa ngayon po nakikita ko there's definitely two counts po of cyber libel and possibly two counts din po ng child abuse. Kasi tandaan po natin, Sir Rafi, 50 million ang subscribers nyo and that pa lang, grabe na ang publication ng pamamahiya. At saka isa pa, alam na niya, deklarado na minor ito and yet tuloy-tuloy pa rin dadakdak itong si Erica at magsasalita ng mga kuwanano laban sa isang minor. Erica, ang sinasabi na Attorney Garrett, kasi alam mo na minor, nagdeklara na and yet tuloy-tuloy pa yung pagbubunganga mo na mga masasamang pananalita laban dito kay Jasmine na 17 years old, dagdag kaso ka, madam. Ma'am, sinasabi ko lang, mamakuhay na sa batas. Hindi po galing sa akin, yung galing kay Attorney Garrett yun. Nakausap na nga po kami dyan about po dyan sa post. Inamin naman po niya, nakasalanan po niya. Opo, nagkausap na po kami dyan, nagkapatawaran na nga po kami yan eh. Eh, hindi niya po, eh kasi po, ang kwento niya nga, hindi itong nagtatulong sa kanya. Eh, kaya nag-aayos po kami. Basta ma'am, yung post po na yan, na po kami. Kalimutan mo na po yung tattoo, po ma'am. Ma'am, ipag binanggit mo yung sa korte, sa judge, baka pupukpukin ng judge yung gable. Kasi irrelevant po yung tattoo dito na yan. Ang importante rito, kung sino yung mga nag-post ng mga negatibo laban sa isang bata na nasaktan itong bata at napahiya. Yun po yun. Maganda po yung pag-usapan niya po yun kasi nagkausap na po kami. Okay, so gusto mo mag-usap. Sige, tatanungin natin. Jasmine, gusto mo ba makipag-usap daw dito, makipag-areglo? Kasi hindi mo nalikad din. Okay, sabi ng bungangerang si Erica, gusto rin niya makipag-areglo na lang sa'yo. Oh, tumawa siya, tinawag ko siya bungangera. Gustong gusto niya, tatawag siya bungangera. Okay, willing ka ba makipag-areglo sa bungangera? Gusto ko po kung ano, bawiin niyo yung mga sinabi niya. Yun lang? Hindi ka na magkakaso pag binawi. Gusto ko po sana. Si nanay siguro, si nanay. Kailangan may boses si nanay dito. Mami, sabi ni Jasmine, bawiin lang daw kung tama pag-intindi ko at hindi na siya magkakaso? Naawa po kasi ako sa ano. Sa anak niya? Kaya muna po ako, nakainom na ako ng tubig. Sige po, mami. Sabi po ng anak ko, matatawarin daw po niya kasi yung anak daw po nila kawawa, walang mag-aalaga. Umbait naman tong batang to. Wow. Wow. Kaya lang po, sir. Matatawarin daw po niya. Pero magla-live siya kasi ang dami pong nag-comment. Nabastos po yung anak ko, sir. Wow. Ang dami pong nag-comment na po sa lugar namin. Paano kung nasalubon siya, bastusin siya at tinggalugan sa kahasaan niya, sir. Wow, unbelievable. Sa kabila nitong ginawa sa yung kabastusan, kababuhay, kawalang yan, nandun pa rin sa puso mong patawad, Jasmine, dahil naawa ka dun sa bata, anak nila. Opo. Napakadakila ng bata nito. Sir, mas okay po yung nagpapakumbaba. I can't believe this. Very humble itong mag-ina. Erica. Po. Narinig mo sinabi ni Jasmine na patatawarin ka niya kasi naawa siya sa anak mo. Kapag nakulong ka, kawawa daw yung anak mo. Buti pa to, may awa doon sa kapwa. Ikaw, wala kang awa at tumatawa ka pa. Pakukulong ka na nga lang, tumatawa ka pa. Pero ang gusto raw niya, Erica, ito. Ang gusto niya, patawarin ka, babawiin mo lang. Kung ako sana, ito, kung pwede lang, ako sana, dudugtong ko sana, kung pwede lang, patawarin ka tapos putulin yung dila mo para hindi ka na maging joke lang yan, anyway. Erica, narinig mo yung bata, papatawarin ka raw, sabi ni Jasmine. Gagawin mo ba yun? Hindi. Narinig ko po. Okay, gagawin niyo po yun, hindi. Alam ko, may kamalian ako sa'yo, Jasmine. Kasi mali naman talaga yung magpo-post ng ganyan. Pero napag-usapan na natin yan. Nag-aayos na tayo dyan, sabi mo, oo, inamin mo rin na mali ka din. Kaya ako nagalit dahil hindi mo sa akin inamin na si Cloma nagtattoo sa'yo, hindi mo inamin sa akin lahat-lahat, kaya nag-post ulit ako yung sa about sa tattoo. Kasi yung sabi mo sa akin, taga Manila yung nagtattoo nun, hindi si Cloma. Diba, nag-aayos na tayo, nagkausap na nga tayo, halos araw-araw tayo magka-chat. Kaya ako nag-post dahil nalaman ko nga dito okay, yung sinabi. Hello. Erica, huwag ka manumbat. Walang karapatan manumbat na rito dahil ikaw yung dihado rito, ikaw mga kasuhan. Ang tanong lang,
willing ka ba doon sa, kahit na mabigat sa kalooban ko, okay, na gawin to, willing ka ba na makipag-ayos at yung kaso i-atras na laban sa'yo dahil naawa nga doon sa baby? Kasi kung ako tatanungin, dapat tuloy ang kaso. Kaya sabi ko, kahit na, kahit na labag sa kalooban ko sabihin to, na ikaw ay hindi na ididimanda, kahit na kung ano lang pinanggagawa mo rin sa bata, basta't bawi mo lang daw, sabi nitong si Jasmine. Willing ka ba? Opo. Jasmine, anong klaseng pagbabawi ang gusto mong gagawin nitong si Erica? Bawi niya po yung mga sinasabi niya sa ano, mga pinos niya. Diyan po mismo sa ano, dito po mismo, bawiin niya gusto mo. Ah, on air. Okay, ganito na lang gawin natin. Naku, tawa pa rin ito ng tawa. No? Alam mo, Erica, ako nagugulan sa'yo kasi... parang lahat sa'yo biro, nakangiti ka pa rin, parang wala lang. Etong isa, umiiyak na nga, tapos naawa sa'yo, pero ikaw, hindi ka naawa sarili mo. Tawa ka pa rin ng tawa. Ma'am, seryoso na po ito, ma'am. Etong bata, itong si Jasmine, ang gusto niya, mag-public apology ka rito. Babawiin mo yung mga nasabi mo na mga pangit, i-atras mo na, hindi, buburahin mo na yung mga post mo na kung ano-ano sa account mo, and then tapos na. Kapag umulit ka pa, itutuloy ng kaso. Gagawin mo, ma'am. Opo. O sige, bawiin mo na. Mag-public apology na po kayo. Jasmine, sorry kung ano man nagawa ko. Mag-sorry ka din sa akin kasi alam mo naman mali ka din. Di naman pwede ako lang. Tanggapin mo rin kasi may pareho tayong mali. Next time kasi huwag kang papatol pag alam mo naman may anak. Kaya pasensya ka na kung anong mga nagawa ko sa'yo. Kasi dala lang yun ang galit ko. Gusto ko itang mapahiya. Ganun yung gusto ko. Pasensya na talaga. Pero sana tanggapin mo din na mali ka din. Jasmine. Po. Hindi ko kaya to. Naniniwala ka ba doon sa public apology niya? Tinatanggap mo ba yun? O anong guarantee na hindi niya ulitin to? Baka pagkatalikod namin, sabi niya, bwe, natalo siya. Ako eh, sumikat ako doon sa RTIA. I mean, think about it. Nay, tulungan mo tong anak mo, mami. Tuloy na lang po. Tuloy na lang. Tuloy na lang daw po. Baka po daw po mag-post na naman po, sir. Oo nga. Kaya nga po eh. Yun nga po sabi ko eh. Pag hindi na po sila nagkita ulit, hindi na ako magpo-post. Tsaka meron naman na pong sinabi si Idol Rafi. Yung asawa mo kasi, bantayan mo. Hindi yung si Jasmine lagi ang inaano-ano nyo. Diyos ko naman. Kaya nga po, ba't pa po kayo magkakaso? Hindi na kayo naawa sa anak ko. Oh. Ang nagsabi niya, si Jasmine, hiniram mo yung salita ni Jasmine, binabalik mo. Kaya nga alam mo, Erica, dapat nagpapakumbaba ka na by this point. At this point, sandali lang makinig ka. At this point, dapat ikaw ay pakumbaba na, nagmamakaawa ka na, kawawa na may anak ko. Huwag yung nakangiti-ngiti ka pa rin, para kang nakaloko, para kang nangasar. Pati kami dito, naasar na sa'yo. Yung facial expression mo, para kang nangungot siya. Mga netizen, nanggagalitin na rin sa'yo. Ano ba ito? Di ba? Paano ka gagana? Ako gusto ko nang magkakaregluhan. Pero itong kasong ito, parang ayaw ko magkaroon ng aregluhan eh. Gusto ko kasuhan eh. Kung akong tatanungin. Although ang masusunod pa rin sila. Kung gusto nyo sabihin, Mami Jane. Yung pagsasorry niya po, hindi po, ano sa kalooban niya, parang may galit pa po. Mas okay po sana yung tao sa puso, sir. Kaya nga po, Mami. Nagsorry siya, pero bumuelta ulit at naniisip pa. Kumbaga, wala akong pagpapakumbaba doon. Pagmamataas pa rin. Ano ma'am, nasa inyo po yan? Ikakaso o hindi ma'am? Kung maaawa po si anak niya sir, dapat di po siya nag-posen. Kasi dati po po anak niya. Pag nakulong po siya, total, nandiyan naman yung tatay. O, meron pa naman tatay yung bata. Naawa ka sa anak niya, pero hindi ka naawa sa sarili mo, Jasmine. Ikinawawa ka rito. Jasmine. Sana hihingi ng dispensa para po sa kanya. Ikaw ang hihingi ng dispensa? Di ba may usapan naman na po na pagka umulit pa ako dyan kay Jasmine eh. Baka pwede yung gano'n na lang, sir, ma'am. Ikaw ang hihingi ng pasensya. Ikaw, Christian. Hindi, ganito na lang, Christian. Kung gusto nyo talaga ng seryosong areglohan, sabihan mo yung katabi mo, Christian, na seryosohin naman yung pati kami kasi nababastos dito sa totoo lang, Christian. Ma'am Erica, sa totoo lang, pati ako nababastos. Ang ginagawa ko rito, pag-aayusin ko kayo, sasabihin ko sa inyo kung ano mga karapatan ninyo, at ito na ang isa, yung bata, pumapayag na ng areglohan. And yet, nandun pa yung pang-aasar nitong si Erica. Para bang nanluloko lang. Parang ayaw niya seryosohin itong sitwasyon na meron na nga umiiyak. Kung gusto niyo na areglohan, tutulong ako. Pero kung gusto niyo lokohan, tutulungan ko yung agrabyado. Di po ba?
So ngayon, take two. Gusto niyo po ng aregluhan. Then, umpisa natin dito kay Miss Erica, magpapakumbaba at wala ng excuses. Sandali lang, pero babalikan ulit si Mami. Mami Jane, aregluhan pa rin ba? Hindi naman po kami masamang taong para hindi siya patawarin, sir. Ang gusto po namin, mag-sorry po siya live sa social media, sir. Kasi ang ginawa din po niya sa pagpapahiya sa anak ko, si social media rin po okay, niya, sir. Okay, ma'am, ito na po talaga. Kung social media, ito na po. Ito na talaga. Wala na po pang gaganda para malaman ng buong mundo ang public apology ng isang tao. Ito na po, 15 million subscribers. Malawak po marating nito. Okay? Now, Erica, magpakumbaba ka na at mag-sorry ka. Jasmine, sorry sa lahat. Pasensya na ko anong nagawa ko. Nadala lang ako ng galit. Ikaw naman, lalaki, meron kang gusto sabihin. Pasensya na rin sa mga nangyari po. Siguraduhin ko lang po na hindi na rin po mauulit itong gantong issue na po. Ikaw lang naman gumagawa ng issue. Walang issue kung di kayo nag-post. So tinatanggap ko na 'yon, Erica, Jane, Ma'am Jane. Ang gusto po ng anak ko yung pagsusorry, nakita yung muka sa social media. Makikita po ito, Ma'am. Pag nagsusorry, makikita po sa muka. Ah, okay po, sir. Mami, meron din po ako sana ibibigay ng advice sa inyo. Ano po? Kung mamanapati niyo po. Ito ay para sa lahat ng mga magulang. Yung po mga anak natin na gusto makatulong sa atin at maghanap ng trabaho, okay po 'yon. Pero dapat monitor niyo po yung galaw ng mga inyong mga anak. Lalo pa kung yung anak ay hindi po umuwi ng bahay, kahit pa sabihin natin ito kasama yung kaibigan, dapat maalarma ka na po, Mami, sapagkat ito po ay minor. Ano po? Pag sa akin po nangyari yan, pagdating na alauna, alas dos, wala pa yung anak ko sa bahay, hindi na ako mapakali, hindi na ako makatulog niyan. And yet sa inyo, palagi na lang nagiging pattern na itong bata hindi umuwi at okay lang sa'yo kasi sa kaibigan naman, eh paano kung nabuntis to? Buti na lang hindi nabuntis. Di po ba? Pangalagaan nyo po yung anak nyo. Kasi kuminsan, kailangan ng mga minor de edad ng gabay. Kasi without the guidance of the matured parents, nakatanda mga magulang at mga guardian, maliligaw po sila ng landas. Tulad nito, naligaw ng landas po yung anak nyo. Bakit nyo po kasi hindi na-monitor po, Mami, yung anak nyo na natutulog na pala sa iba at meron na palang katabi na ibang lalaki, kasiping na ibang lalaki? Sir, ngayon lang, iwala po ko sa kanya, sir. Ngayon lang din po siya nakapag-open. No, Mami, sorry, Mami, ha. Hindi, eh. Yung anak nyo, palagi na ikipag-inuman, di ba? Palaging wala, natutulog sa labas. Doon pa lang sana, Mami, magkakaroon na ng red flag yun, ha? Bakit palaging wala tong anak ko? Pag-uwi ng anak mo, pag ganun, kung ako yun, aamuyin ko, amoy alak ka ba? Pag minor, pag hindi minor, pabayaan ko na, oh. Ako, Mami, lalaki kong tao, nung 15 years old ako, 16 years old ako, pag-uwi ko ng bahay, inaamoy pa yung bibig ko ng nanay ko. Totoo, kung nakainom ako, o kung amoy sigarilyo, pag amoy sigarilyo, inom, bugbog, sarado sa tatay ko. Di ba? Opo, sir. Maraming salamat po sa advice nyo. Mami, hindi lang po sa inyo yan, para sa lahat ng mga magulang yan. Lalo pat babae po yung anak nyo. Kayo pundihado rito. Opo, sir. Okay. Sinasabihan ko po si lalaki. Oo nga po, sabihan ko itong lalaki, sinabihan ko na nga, hindi porket nakainom, samantala mo. Pero andun din po sana ang tulong sa iyo. Tulungan nyo rin pong anak nyo na mapalayo po sa ganitong mga problema. Kasi kung may guidance sa inyo, hindi po malalagay sa ganitong sitwasyon yung anak nyo. In the first place, dapat nga po may pagsisisi din manggagaling sa inyo. Okay, ma'am? Opo, sir. Okay, ganito na lang po. Ipapost po namin to sa YouTube, ipapost po namin sa Facebook. Ito po ay mapapanood ng milyon Pilipino here and abroad. At siguro yan po yung hinihingi nyo pong hustisya at yan po ay sisiguraduhin namin na maipopost. And then, ikaw, Erica, hindi ka na ulit at buburahin mo na lahat ng mga dati mong post, okay? Erica? Wala, nakabitura ko na po yan. Okay, sige po. Ate Erica, simulan mo na. Sige, nakikinig si Ate Jasmine. Jasmine, pasensya na sa lahat ng pagpo-post ko. Sana mapatawad mo ko doon. Hingin ako ng sorry sa lahat ng nagawa ko. Sana okay na to, maayos na. Gusto niyo po ba, Ma'am Jasmine, sa personal kayo magkita? Para personal kayong makapaghingi ng tawad, mag-usap kayo sa barangay. Iko-coordinate po natin to. Sasamahan po namin kayo. Sige po. Okay. Subukan nating pag-ayusin po kayo sa barangay at magkakaroon kayo ng agreement na wala ng parinigan sa social media. Okay. Sige okay. Tayin niyo po yung tawag namin para magkaroon po kayo ng agreement sa barangay. Okay? Okay, Ma'am Jasmine? Okay po. Ma'am, maraming salamat po.